Good morning mga idol! Today's bike ride, pupunta tayo ngayon sa Talisay, Batangas. Nadaanan ko dito yung tawagin ay Sungay Road. At kung sakaling gusto nyo makita kung anong tsura ng daan na ito, ay pwede nyo gawing guide ang video na ito. Sana ma-enjoy nyo ang bike ride natin ito mga idol, because you're watching Biker Drone! Hi mga idol, ang destination natin sa ride na ito ay ang Baywalk ng Talisay, Batangas. Pero bago natin marating ang lugar na yon ay dadaan tayo sa Sungay Road or the Gaya Drive. Galing pa po ako nito sa San Pedro, Laguna, dumaan ako through Carmona tapos dumaan ako ng Silang Cavite hanggang marating ko yung lugar na ito which is Tagaytay City. Ang masasabi ko is malayo yung pagpadya ko dito sa Carmona. Yan na siguro yung pinakamagandang way papunta dito sa Tagaytay City. Mga idol, ang Sungay Road or ang Ligaya Drive ay may gradient ng 16 to 25%. Ang gradient mga idol ay ang sukatan ng matarik na kalsada. Ginagamit ito upang ma-measure ang mga daang incline. Karamihan ginagamit ang percentage para ma-measure ang gradient sa isang lugar. Mas mataas ang gradient ay mas matarik ang daan. Ang haba ng daan nito ay 11.7 km or 7.27 miles long. Dahil unang beses ko pala makadaan sa lugar na ito, ay binagalan ko lang yung pagpapatakbo ko. Medyo hindi ko napansin kung ilang minuto ko bago naabot yung baba, pero parang between 15 to 20 minutes siguro. Noong umakit naman ako ay naabot ako ng 4 na oras bago ko naabot yung taas ng Tagaytay City. Kung sakaling pupunta kayo sa lugar na ito ay bagalan nyo lang pagpapatakbo dahil masyadong delikado ang palikundaan. Mayroong 14 hairpin turns ang Sungay Road. Ang hairpin turn o kung tawagin na hairpin bend or hairpin corner ay isang liko sa isang kalsada na may napakatalim na panloob na angle. Isipin nyo na lang mga idol ang letter U na paliko at kailangan umikot ng dadaan ng 180 degrees. Ang mga hairpin turns ay ginawa para sa mga rutang daan na pataas at pababa. Ginawa ito para maging katamtama lang ang tarik ng isang kalsada. Ito ang dahilan mga idol kung bakit ang lahat ng malabundok na daan ay puro paliko. Isipin nyo na lang mga idol kung isang tuwid ang daan ito hanggang taas. Ang mangyayari ay mahirapan ng yung aakit ng sasakyan at bubulusok naman yung pababa ng sasakyan. Medyo mahirap ang daan ito mga idol dahil sa masyadong matarik na paliko at mga posibleng pagkakaroon ng rock slides. Pero kapalit naman ito ay isang thrilling ride at stunning view ng Taal Lake. Ang natutunan ko dito ay yung pagbalanse sa isang matarik na pagliko. Sa experience ko ay matindi yung stress sa brake, kaya dinandaan ko na lang yung pagpisil sa brake lever para di masyadong mapwersa yung brake ng bike ko. Doon kasi sa mga paliko ay matarik yung pagbuluso kahit na nakapisil na ako sa preno, kaya ang ginawa ko ay binagalan ko na lang yung takbo ko. Kaya mapapansin nyo na sa tuwing liliko ako ay matinding pag-iingat ako sa mga corner. Mas okay na yun mga idol, at least safe yung bike ride natin na ito. Yung mga paliko kasi ay kung hindi bahay na nakatayo ay bangin yung aking babagsakan. After nyo madaan itong concrete blocks ay medyo bagalan nyo lang ang inyong takbo. Ang nangyari kasi dito ay medyo napabilis yung takbo ko dahil na-enjoy ko yung ride. Pero buti na lang at meron ako nadaanan dito ng tatlong biker. At nakapwesto sila doon sa left side na dadaanan natin. At sumikaw sila sa akin ng, "Kuya, ingat po." Nung narinig ko yun ay medyo kinabahan na ako at parang gumana yung instinct ko na pisilin yung preno. Buti na lang at yung corner na yun pala ay sobrang lalim at kung sakaling di ako nagpreno agad ay posible na salpukin ko yung van na paakyat. Dito sa camera ko ay hindi ganong kita kung ganong kalalim yung dinaanan kong corner, pero during that time medyo mabigat na yung balanse ko sa paliko bukod pa sa pag-alalay ko sa preno. Pero after naman ng corner na yun ay nasanay na ako sa mga susunod na corner. Nung araw na kinuhaan ko ang video nito ay sobrang tindi ng sikat ng araw. Mas maganda mga idol na kung sakaling magre-ride kayo sa lugar na ito ay magsuot kayo ng gloves mga idol. Kung mapapansin nyo ay nakasuot naman ako ng sleeve arm kaso di ako nagsuot ng gloves. After ng ride nito ay saka ko na-realize ang epekto ng hindi pagsuot ng gloves. Ang nangyari ay nagka-sunburn ng kamay ko mga idol sa matagal na pagkaka-expose sa araw. Nung dinadaanan ko ang lugar nito ay napaisip ako kung kakayanin pa ba ng preno ko hanggang maabot ko ang baba. Talagang napabilib ako ng Shimano brake mga idol. Ang gamit kong brake ay Shimano MT-100 brake set. Ito ay naka-hydraulic brake at gumagamit ng Shimano oil. Ang pumipigil naman sa pag-ikot ng disc brake ay ang Shimano brake pad. Masasabi ko na sobrang reliable ng brake set na ito dahil kahit nalagpas isang taon na sa akin ng bike ko ay never akong nagka-problema sa daan.
Noong pakita ko, pagkatapos kumarating ang baba, ay napaisip ako na kung sakaling pumalya ang preno ko habang binabagtas ko ang palikundahan, ay siguradong may kahantungan ako. Kaya kung sakaling gusto niyo magpalit ng brake, ay pwede niyo i-consider itong Shimano MT-100 brake set. Ang halaga nito mga idol ay between 3,000 to 4,000 pesos mga idol, depende sa shop na pagbibilhan ninyo. Pag narating nyo na ang lugar na ito, ay pwede na kayong mag-take ng mga picture. Nung time na nagpunta ako dito ay mayroong nagtitinda ng pasalubong. Isa sa mga nakita ko ay yung papaya na talim nila dito sa Batangas. Di nga lang ako nakabili dahil bibigat na yung dala ko. Makikita nyo dyan yung crater ng Taal Volcano. Kaya nung sumabog yung Taal Volcano noong January 12, 2020 ay kitang kita sa lugar na yan yung usok na binuga ng vulkan. Pero sa ngayon mukhang kumalma na yung vulkan at nakarecover na rin yung lugar dahil tumutubo na ulit yung puno at halaman. Mga idol, itong binabagtas ko ay medyo banayad yung paliko. Sa opinion ko ay medyo delikado pa din yung mga paliko dito. Pero ang kagandahan lang ay mas malawak na yung mga daan na paliko at kitang-kita mo na kung sakaling may pasalubong na sasakyan. Binagalang ko pa din yung takbo ko para makasagurado. Nag-aalangan kasi ako na baka may masira sa preno ko or may magulungan akong bato. Nung binabagtas ko ang daan na to ay sobrang sarap sa pakiramdam. Parang nasasabi ko sa sarili ko na ito yung adventure na hinahanap ko sa pagbabike. Yung bilis ng takbo ko habang bumababa at yung hangin na humaampas sa akin ay parang isang magandang experience na talagang hindi ko makakalimutan. Yung daan sa lugar na ito ay nilawakan para magliligtas sa mga sasakyan na dumadaan sa lugar na ito. Ang napansin ko dito sa lugar na ito ay wala akong nakitang sira o lubak na sa kalsada. Kaya sa tingin ko ay ligtas ang daan na ito sa kahit anong klaseng bike dahil hindi kayo mangangamba na may bako o lubak sa kalsada. Thumbs up nga pala sa municipality ng Talisay, Batangas sa pagsasaayos ng daan na ito. Sa napapansin nyo mga idol ay malapit na tayo dun sa Taal Lake. Kung sakaling maaga kayong makababa, halimbawa ay madaling araw pa lang at pasikat pa lang yung araw ay nasa baba na kayo, subukan nyong hanapin or bumili ng isda na tinatawag na Tawilis. Maraming makakainan sa baba malapit na sa Baywalk. Try nyo mag-order kung meron silang Tawilis. Yung kasing isda na yon ay dito lang sa Taal Lake makikita. Wala kayong makikita ng ganung klaseng isda kaya sikat ang Batangas sa pagkakaroon ng isda na Tawilis. Pero papaano nga ba nabuo ang Taal Lake? Ang kwento nung araw ay ang Taal Lake ay isang malaking vulkan. Posibleng wala pang tao nung panahon na yon. Ang nangyari ay pumutok ang vulkan at posibleng ang lugar na nakapalibot sa Taal Lake tulad ng Cavite, Batangas, Laguna at Calamba ay nabuo dahil sa naibuga ng vulkan. Noong naubos na ang naibuga sa loob ng vulkan ay gumuho ang tuktok ng vulkan at naging isang tabuhalang crater na ngayon ay isang malaking Taal Lake. Kaya kapag nasa taas kayo ng Tagaytay ay mapapansin nyo na parang isang tabuhalang butas ang nakapalibot sa Taal Lake dahil posible na itong mismong Taal Lake ay isang parte ng isang dambuhalang vulkan. Isipin nyo na lang mga idol, if hindi pa pumuputok ang vulkan na yon, talagang sobrang laki sigurado nun mga idol. Sa lugar na ito mga idol, ay natatanong na natin yung Taal Lake. Around 4 minutes siguro ay nasa baba na tayo. Nga pala mga idol, bago kayo bumaba ay meron nag-iisang tindahan dito at makakainan. Mas maganda kung bibili na agad kayo ng tubig. Sa experience ko ay kulang ang 1 bottle na dala ko. Medyo kinabahan ako at baka ma-heatstroke ako nung paakyat. Ang pinaka the best na inumin ay 1 bottle ng tubig at 1 bottle ng Gatorade. Nung ininom ko yon ay napawi yung sobrang init sa katawan ko na nararamdaman ko nung oras na to. Ang naging pagkakamali ko at natutunan ko ay huwag bibili ng buko lalo na at mainit ang tubig ng buko ko. Ang nangyari sa akin, nung inumin ko yung buko ay sobrang bigat ng tiyan ko at parang gusto kong sumuka. Sabay kahit punong-puno na yung tiyan ko ng tubig ng buko ay pakiramdam ko na sobrang init pa rin ang pakiramdam ko. Kaya ang ginawa ko ay bumili ako ng isang bote ng Gatorade at isang bote ng tubig. Pagkatapos kong inumin yon ay sobrang gumaan yung pakiramdam ko. Mga idol, magkukonsentrate muna ako sa paghawak ng manubela at pagbaba natin ay i-shoutout natin yung mga subscribers natin na currently nasa 2,500.
idol, kapag narating na natin ang dulong intersection na ibig sabihin ay nasa bayan na tayo ng Talisay, ngayon ay pupunta naman tayo sa Baywalk. Ang kailangan lang natin gawin ay pumunta sa left side tapos maghahanap tayo ng daan papunta sa right, which is going to Baywalk. And that's it. Thank you mga idol sa inyong panonood. At isang lugar na naman na naidagdag sa ating bike ride memories. Gusto ko lang magpasalamat sa lahat na nag-comment sa last video ko about Repal. Umpisahan natin mga idol. Shoutout po kay Chris De Leon, kay Carmelita Siobal, Mark Bandolon, Pet Lover Rich Vlog, kay Rex, Tamis TV, Kobe Mark Bitara, Nino TV, at Silkis, Team Kalupa, Igboy TV, Dogs, Doiskit, The Biker Boy, JB Bike Adventure, Bike Tayo, Lian Lubiano Vlog, Rowan Biker Vlog, Fambi Moreno, Patrick Ubereta, Lau Yan Biker, Roger Pedro, Lock Bike ni Lauro, Roberto Abalos, Neko Chan, JD Ochesa, Joanna Diaz, wifey of Couple Biker, Mel Biker, Familia Encarnado, Buyet TikTok Candia, Pajak Pitik ni Charles, David Abriol, Rafi Beralde, Jepoy Salazar, Pajak ni Bagito, Doki Raga, JLB Ramanos. That's all mga idol, salamat po sa nanonood ng video ko. Salamat din sa nag-comment sa last video ko po mga idol about Repal. Salamat din po sa 2,500 na nakasubscribe sa atin. Hope you watch my next video. Maraming salamat po. This is Chuck and you're watching Biker Drone.